alisin nyo sa mindset nyo na kapag graduate yun ng college, tapos na ang lahat. No, it's just the beginning. Hindi agad ganun yung pag-graduate nyo, isakala nyo, okay, ito na, kikita na ako whatsoever. Hindi siya ganun. Mas mahirap siya. Because after college, that's the real battle. Hello guys, welcome back to my channel, and this is Red, and I'm creating a vlog today in line dun sa nag-viral na Kume sa Twitter. So medyo matagal na ako din nag-vlog kasi medyo marami tayong kineme sa kumpanya, but for now I just feel the need to share my thought about this tweet na nag-viral. So before we get started and share my thought about it, please don't forget to subscribe to my channel to get more videos in the future about sa Kume. About sa Kume, alam nyo na yan. Kume, Kume. So now check natin yung tawag dyan, yung tweet, ganon. So ito siya, oh, ayan, oh, sabi, I just made a job offer to an Ateneo fresh grad and I was shocked that she declined a 37K starting salary. The role is for an entry-level marketing associate. I asked for her reason and she said that she expects at least 60K because of her educational background. I'm speechless. Ayan. So, alam ko marami kayong mga thought dyan, especially sa mga fresh grad, lalo na sa mga high-end universities, na of course, 37K is really not what you were expecting, especially mga binayad sa tuition nyo is mas malaki pa dito sa sahod na ino-offer sa inyo. But the reason why I wanted to create this vlog is I just want to share my thought as a person who is working in the corporate world for more than a decade. So wala naman ako kinakampihan dito, but I just want to share my thought about this, and also I'll be speaking in the mindset ng mga hiring manager. So basahin natin yung mga take ng mga netizens. So ayan, 37K really isn't much when you compute the bills and expenses in a month coming from a single 25-year-old woman who lives in her family home. So ayan, so hindi siya nag-agree. Hindi daw livable ang 37K sa Metro Manila. So, ayan. 37K is enough for a fresh grad. If he wants more, earn experiences. Oh, which is okay. People may price themselves according to their own worth, pero 37K is already high enough for a fresh grad. It's more than double the industry standards. True. So, I think before we move forward, let's go ahead and check ano ba yung basic or standard entry-level salary dito sa Philippines. So, let's just check. Ayoko niya. Naka-Yahoo yung search engine natin. Google search. And then, ayan. So, entry level salary for the Philippines. Glassdoor, ito. Ayan. So, according to Indeed, ph.indeed.com, legit ba to? Feeling ko legit naman to. Ayan, updated last April 22nd, 2021. So, the average salary for a new graduate is 15,691 per month in the Philippines. Oh, wait lang. No, depende ba to say. Salary estimates are based on 409 salaries submitted and most dito Indeed by new graduate employees, users, and collected from past and present job posts on Indeed in the past 36 months. The technical tenure for a new grad is less than a year. Okay. So, based to sa mga na-hire na mga new grad. So, sterling. Ano yung sterling? BPO pa to? 21,000. Anong meron dito? Monty sir, how much is I paying? Sterling. So, ayan. ARV call facilities, conduit. So, mostly ata call center to. So, 21, 20, alabang 16. Oh, yeah. So, 18. So, call center. Pag-uwi natin yung search natin. Ang in-applyan niya is marketing associate, right? Entry level salary Philippines for marketing. Mag-work ang marketing associate.
So wala tayong karapatang mag-comment kasi naman natin alam yung work yung ginagawa ng marketing associate. Diba? So makapag bida-bida tayo dito. 220. So pagkukumpitin pa, Akes? Base salary 25K to 420K. Naman ko compute pa, okay? Wait lang. Base salary. Salary represents gross income before taxes and deduction. Bonus 27. Commission. Oh, may commission pa pala sila, dai. The average salary for marketing also says 222,000. So that's per year. Pwede atang baguhin. Per hour. So, total pay 100 to 269 per year. So kung mag imamonthy natin, Diyos ko, pinag-compute pa ako ng website na to, ha, very very wrong. 222,561 divide by 12. So magkano yung sahod niya monthly? 18,000. Ang laki na ng offer sa kanyang 37. So 18,000 according dito sa pay scale. Legit ba to? Next thing that we have to check is ano ba ang trabaho ng isang marketing associate? Marketing associate job description. Ano mong ginagawa nila? Kasi, di ba, baka mabash tayo dito at kuda tayo ng kuda. What are marketing job description? Marketing associates, ito. Let's see. Marketing associate, this is my job description template to help you attract qualified candidates. Okay. Managing daily admin, yun na, scam. Char. So based on my understanding, correct me if I'm wrong, marketing associate is more on analyzing the profile of the target audience para tumaas yung sales. Ganun ba? I'm really not sure, pero yun yung understanding ko dito. So somehow the job is more on admin report. So if we will talk about this, ang take ko kasi dito is, again, hindi ko naman binabash kung sino yung nag-post, but my take on this is kung mag-a-apply tayo, dapat alam natin yung worth natin at sino yung mga kalaban natin. So first thing, ha, ang hypothesis ko lang naman dito is nag-expect siya ng mas malaking salary is syempre because maganda yung background niya sa education, maganda yung school. But if I will be the hiring manager, I will be honest, ito, ha, in my opinion lang naman po, I will rather choose someone that has more experience kesa dun sa wala pang experience. Sa industry kasi dito is, ang labanan naman kasi talaga dito is your skills. Kapag fresh grad ka, ang lagi namang question dyan is, what can you offer? Bakit ikaw yung pipiliin ko versus doon sa may experience? So what can you offer? Diba? So for me, if you wanted to get a higher compensation or benefit or salary, dapat kasi may experience ka. For me, 37K is really a good starting offer. And kung ikaw yung tipo ng employee na expecting for higher salary, then you have to be responsible for a bigger responsibility. Kasi hindi naman mag-o-offer ang isang company ng ganong kalaking salary unless yung responsibility na ibibigay nila sa iyo is ganun na is madali lang. So, and if you ask for a higher compensation, you have to be ready. Kasi if you demand for a higher compensation, then they will be expecting that you will do your job na talagang high level siya. And nag-i-start ka pa lang.
So, at wala ka pang experience. So, medyo pressure siya. Unless, ganun kataas yung level of your confidence sa lahat ng mga natutunan mo. But for me kasi, everything that you have learned during your in college is just a stepping stone. Kasi, the best teacher of your skill would be your experience. So, dapat talaga may experience ka. Kasi, hindi lahat ng tinuro sa college natin will be applicable once na nandun ka na sa field. Because sometimes there are instances na whatever that is written in the book, it will only be your guide. Pero if you have experience, minsan alam mo na yung resulta ng isang bagay kasi from your previous past experience, yung ganito yung ginawa mo, ganito yung naging resulta, somehow mas magiging malawak yung decision making mo. And let me this process or somehow my idea about this. Kasi in a company, there's always a range ng kung ano lang talaga yung pwedeng i-offer sa isang position na open. So may range siya. So kung titignan ninyo, kapag tinanong kayo kasi ng how much is your expected salary? So yun eh. So that question is very tricky. Kasi kung wala silang mahanap na dahilan kung bakit ayaw pa nila i-hire, ang magiging dahilan nila is your expected salary. Yun ang sasabihin nila. Kaya nila tinatanong yun. Or, kung gusto ko naman nila i-hire, tatanong talaga nila yung expected salary mo. And then, kapag beyond the range yung expected salary mo, diyan na magkakaroon ng negotiation eh. So minsan sabihin nila sa inyo na the position that we only offer is like sabihin natin it's just for 55k but you're asking for 60. So would that be okay na less 5k siya, but in the long run matataasan siya. But it will be in your decision eh. Kasi you have to take the risk. But if you know your worth, of course, tatanggap ka ba ng work na mas mababa doon sa previous salary mo? Of course not, di ba? So if you know your worth, ang mindset mo doon is, I know my skills, I know my capability, and I know what I can offer to this company. So if you can give me more, or hindi nyo kayang tapatan yung salary ko, then I'll look for other job opening. But let me tell you one thing. Kung sobrang na-impress sa inyo yung interviewer, kahit beyond the range na, yung hinihingi ninyo, somehow they will work it out and find ways because you were able to impress them and then nakuha mo talaga yung loob at napatunayan mo sa kanila na you deserve to have the salary that you are expecting. Kasi ganun yun eh, it's really based on your skills and experience. And if I will be in this situation, di ba nga, bigyan ko yan ng analogy. Kung may dalawa kang applicant, isa is new to the field, fresh graduate, and then yung isa is may experience na for 2 years or more than that. So, ang analogy dyan is, this is a blank canvas and this is a painting na ready na, na isasabit mo na lang sa wall. So, kung ikaw yung hiring manager, sino ang pipiliin mo? Yung blank canvas na kailangan mo pang mag-paint sa blank canvas bago mo siya isabit sa wall mo, o yung painting na ready na tapos isasabit mo na lang sa wall, diba? Sometimes you have to make a good business decision making when it comes to hiring people or employee, because kasi open yung post na yan, meaning to say it's either may umalis at kailangan talagang i-fill in siya immediately. Eh kung nyo ka at doon ka pa sa moment na kailangan mo pang mag-adapt sa mga process and all, so parang pumuha sila ng bato na pupupok nila sa ulo. So you have to think carefully kung mag-aas ka ng higher compensation or higher salary. Kasi in the end of the day, kung nangangailangan ka na talaga ng trabaho, then i-grab mo na to. Pero kung tiwala ka naman na may mas mag-o-offer sa'yo ng mataas, then grab it. Because in the end of the day, there's no such thing as smooth mountain. Ito, favorite na quote ko yun eh. And if you wanted to earn more, and then you have to work hard for it. Hindi naman kasi basta isang sunggab mo lang,
or isang pasok mo pa lang is ganun na agad siya. Hindi siya ganun eh. Hindi ganun ang corporate world. You have to prove yourself first. And ang masasabi ko lang is kung fresh grad ka, magsimula ka talaga sa maliit na salary because your main goal is to increase your net worth. So dapat every year may goal ka na mapapromote ka kasi once na promote ka, tataas yung basic salary mo. And then pwede ka na ngayong maghanap sa ibang company na kung pwede siyang same position pero mas mataas yung offer. So kung pag mas mataas yung offer doon sa ibang company, then grab it. Then you can now talk to your current manager sa current company mo. Sabihin mo na the reason why you wanted to resign is because there's another company who is offering you the same duties and tasks but higher compensation. So ngayon nakikipag-negotiate ka na. So parang sinasabi mo doon na kung hindi nyo tatapatan yung ino-offer sa akin ng ibang company, I will leave this company and take that offer. So may mga chances na kapag sinabi mo yan, at since magaling ka talaga at proven na yung skills mo, ang gagawin sa'yo ng current company mo is magbibigay sila ng increase sa basic salary mo. Ganyan ang galawan sa corporate world. And then, yung iba naman, ang ginagawa is kapag hindi sila na-offeran, naalis sila. And then, papataasin nila yung network. And then minsan bumabalik sila dun sa previous company. So ngayon kasi kahit may range na ganun lang yung sahod sa dati mong position, pero kapag yung current basics mo basic pay is higher than the range, so hindi kasi yun na yung sinabi ko kanina na mag-offer na kailangan nilang tapatan yun. Or else didiray mo talaga kasi sino ba naman ang employee na papasok sa isang kumpanya na mas mababa yung offer dun sa previous job niya, paresang naman yung ginagawa. So that's how it works. So again, I am not against with fresh grad, but I just wanted to share my tips kasi when I was younger, o siguro nung fresh graduate ako, ganun din yung mindset ko na hindi naman ako naghahangad ng ganun kalaking sahag kasi yung mindset ko is kailangan ko lang makapasok sa company and then I will create my name at doon ko na lang papataasin ng patataasin yung salary ko. Hindi ako naghangad na dapat kalaki agad yung salary ko. But that's only my take. Kayo nang bahala. But again, sana huwag niyo ako i-bash. Pero kung i-bash niyo ako, bahala kayo dyan. But that's only my take. Pero kung alam mo naman na your worth as a fresh graduate is 60K, then go for it. At saan at saan pa may company makakakita talaga na your skill as a fresh grad is worth 60K. At kung nakita mo yung company yon, then grab it. Pero kung wala kang makita, and then mag-isip ka na kung what will be your next plan. Kasi hindi ka makakagain ng experience if you will stick with your goal. At saka, pag I think ito na lang yung ma-advise ko sa mga fresh graduate. Alisin nyo sa mindset nyo na kapag graduate yun ng college, tapos na ang lahat. No, it's just the beginning. Hindi agad ganun yung pag-graduate nyo, isakala nyo, okay, ito na, kikita na ako whatsoever. Hindi siya ganun. Mas mahirap siya. Because after college, that's the real battle. Kasi marami kayong kalaban na naghahanap din ng maraming ng trabaho, marami ding mga fresh graduates, so kailangan mo makipagsabayan sa kanila. Sometimes you should know how to play your cards right. You should know how to play the game. Kasi kung medyo iba yung galawan mo, is baka sa ibang landas ka mapunta. So yun lang naman yung opinion ko sa medyo napakaba ang ating blog today. So if you like this video, please don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. So yun lang naman yung opinion ko. So leave your comment down below kung ano rin yung comment nyo sa trending na tweet na to. So again, this is Red, and I appreciate your time for listening to me, and bye for now.